Sa kabila ng kanilang dinanas, sina Kathy at Carlos, malahima lang nakaligtas mula sa pangyayari. Carlos! 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 Carlos, gumising ka! Carlos! Asan yung susi? Asan yung susi? Sa patnubay ng kanyang ina na tinawag naming si Rosana, nagbigay ng pahayag sa amin si Carlos at idinetalye ang mapait na sinapit nilang magkaibigan. Kwento ni Carlos, inakala ng mga salarin, napatay na sila ni Kathy kaya sila nakaligtas. Tapos yun po, umalis na po sila. Mga kalayuan na po, ayun, lumapit na po sa akin yung babae. Pagapang pa nga po yung ano niya, gumagapang pa siya. So tinatanong niya ako kung buhay pa po ako nung nakadapa o kung kaya ko pa daw po maglakad, hindi daw po kami tulong. Ay, Susie, motor. Sinunod, Carlos. Like, ano yung Susie? Kukunin ko yung motor. Kaya ko. Kaya mo? Kahit duguan at hinang-hina, nagawa nila Carlos at Kathy na makapaglakad ng mahigit 1 kilometro para humingi ng saklolo. Pag may motor naman po, tumatago po kami para po kasing trauma na po kami sa motor po. Ay, nagtatago po kami dalawa. Carlos! Paupo po ako sa may poste. Parang mawala na po ng malay, pinagsasampal po nung kasama kong babae. Tapos umiiyak, lumaban daw po ako. Carlos! Carlos! Gumising ka! Carlos! Tulong! Dali! Carlos, dali! Sa gitna ng agaw buhay na kalagayan, hindi raw iniwanan ni Kathy ang kaibigan. Sasabi ko po, iwanan na lang ako kasi baka mahuli lang din po. Mabalikan po uli kami nung dalawang suspect. Sabi, hindi daw niya po ako iiwan. Sabi po, naglaad po kami. Tulong po! Hanggang isang bahay ang nadaanan ng dalawa. Tulong mo na po kami! Nahold up po kami! Ano nangyari sa inyo? Nahold up po kasi kami. Doon po malapit sa lake. Lumabas naman po yung may-ari ng bahay. Babae po at saka yung lalaki. Tapos nangingi po kami ng tulong na na-hold up po kami ganun. Sinabi po nung babae, nung kaibigan kong babae, lahat na nangyari sa amin. Sabi, ayun po, nakaawa sa amin. Sabi, nangingi po kami ng tubig. Kuya, pwede niyo po ba kami tulungan? Dali niyo po kami sa hospital, please. Pasensya na kayo. Wala kasing mapag-iwanan sa mga bata. Pero malapit na yung barangay hall dito. Diyan lang pagkababaan niyo ng konti. Sabi po nung babae, hindi na daw po matutulungan kahit nga po yung anak nila. Tulog na po, wala na pong maghahatid. Sabi, maglakad na lang daw po kami. Malapit naman na daw po yung barangay. Sabi, nilakad po uli namin. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, narating ni na Carlos at Kathy ang barangay hall ng Kaliraya. Tulong! 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 Bakit? Anong nangyari? Hinold na po kasi kami. Saan? Sa may lift po ba siya? Doon na po kami kinuha ng statement nung lalaki po. Yung kung tagasan po kami ganun. Sabay tumawag po ng ambulansya po sa baba kasi po yung babaeng kong kasama. Sumasakit yung ganito. Sir, kailangan po namin ng ambulansya dito sa Kaliraya. Ngayon na mismo. Sige, thank you po. Pag akyat namin sa barangay hall ng Lumban, nadatnan pa namin yung dalawang biktima na nandun. Pero pasakay na sila ng ambulansya.
dinala sa pinakamalapit na ospital, sina Kathy at Carlos. Nakikilala mo ba kung sinong gumawa sa inyo nito? Cellphone, pera! Yung tricycle po nila may kurtina. Tapos yung ilaw, meron pong flasher. Dito, idinitalye ni Carlos sa mga polis ang itsura ng tricycle na ginamit ng dalawang suspect. Yung tunog po, pang-stock, na parang ang hina na bumatak. Doon po sa loob ng tricycle, sira po yung salamin. Ano po, may sabitan ng kortina. Sa una-unahan po, may mga nakalagay na screwdriver, sabay mga gamit, mga tools po, ganun. Pero wala pong ID, basahan, ganun. Ayun lang po nakalagay doon.